Hello, everyone. So this was after attending Sunday Mass. So it was still snowing. And then we decided na mag-stroll muna sa downtown Ottawa. So ito yung pinaka center ng downtown Ottawa, guys. So dito, ang tawag dito is Byward Market. So usually, maraming mga tao dito. Pero dahil nga maaga pa, it's still 10:30 a.m. in the morning at nagsusnow pa, so kaya walang masyadong tao. So nakikita nyo naman, may nagki-clear ng snow. So yan yung gamit nila pagki-clear ng snow sa mga sidewalks. So wala pa masyadong tao, guys. I don't know kung dadami ang tao later, pero usually itong spot na ito, marami kasing kainan at saka mga pub at bars. So maraming tao dito usually. Pero yun nga, dahil nagsusnow, wala masyadong tao. So dito kami nagpark at nag-decide na dumaan, mag-walking muna bago kami pumunta ng mall. Kasi gusto ng mga bata kumain sa mall. So magmumalling kami, pero may lagusan dito from here. May pathway or yeah, papunta ng mall. So nag-walking muna kami since hindi naman siya masyadong malamig. Nagsusnow lang talaga. So yan yung snow shoveler. So medyo natagalan din kami dito, guys, kasi nga may nakita silang mga doves. So ayan, maputik, guys, kasi basa yung snow. So nagme-melt siya pagkadating niya sa land o sa lupa. So medyo maputik siya, tapos kini-clear agad ng mga clearing people. So from the government sila, guys. So ayan, mag-wait muna tayo na makakross. Pero ayan, so masayang-masaya yung mga bata kasi nga may nakita silang mga ibon o mga ano ba yan, mga dove sa ilalim ng pine tree na yan. So kaya yan, nilalapitan nila at masayang-masaya sila. Oh, may birds. Yeah, now with their birds. Small, yeah. I wanna touch one of them. No, you're not allowed to touch it, but yeah. Now you're under the... But they look so cute. Look, another one came. Hello. Hello. Why is she eyes are red? Why is she eyes are red? Mom, why is she eyes are red? Yeah. Why is she eyes are red? Red lang ilang eyes, Kayla. Oh, there's a lot of birds. You know you can release them in the house, the parrots? Yeah? So pigeon pala, guys, hindi pala dove. Pigeon pala yung tawag sa mga ibon na yan. So ayan, oh, nandyan sila sa isang spot at may tinutuka. Ewan ko ba, baka may mga bird seeds dyan sa spot na yan, kaya tinutuka nila. Kaya yung mga bata, enjoy na enjoy, nakatingin lang. Matagal kami, around 15 minutes siguro kami nakatayo dyan, kasi nga ayaw nilang umalis, kasi nga enjoy na enjoy silang tingnan yung mga ibon. Sa side naman namin, ayun, yung mga ibon na shock, lumilipad, bumabalik, kasi nga may nag-clear ng snow sa sidewalk. So medyo maingay siya. Yung tractor ata yung tawag dyan, ewan ko ba, basta yan yung nag-clear sa sidewalk kasi nga maliit lang siya. So nadadrag na yung lahat ng snow kung saan niya ano ba yun sa Tagalog, sa Bisaya pa, kung saan niya itapok yung snow. So yun na, kitang-kita niyo naman kung gaano kasaya si Kian. Upo siya dyan sa side kasi gustong-gusto niyang lumapit dyan sa mga pigeons. Gustong-gusto niyang nakaupo dyan kahit malamig. Eh, hindi naman siya naka-snow pants. So sinabi ko, tumayo ka na kasi mababasa yung pants mo. So after a few minutes, mga 15 minutes siguro kami dun, naglakad kami
dito lang sa area din. Nag-walk-walk lang, tinitingnan namin yung mga shops, tapos nagmamasid, tinitingnan kung ano yung magagandang kainan dito. At after this, pumasok na, na kami sa mall. Kasi nga, si Kayla, ang nangyari, akala namin nabasa yung socks niya. Sabi niya, my feet are cold. So, tiningnan ko, hindi naman basa. Oh, baka nilalamig lang talaga siya kasi yung naisuot niyang boots, medyo malaki pa sa paa niya. Hand-me-down na boots yun. So, pinasuot ko sa kanya, eh medyo malaki pa pala. So, parang pumapasok siguro yung lamig sa legs niya at sa paa niya. So, ang nangyari, nilibot lang talaga namin yung isang block na yan. Tapos, bumalik din kami sa other street. So, yan, napatingin kami kasi ang bango ng, ng bread nila, guys. Bakery yon, French bakery. So, ang bango ng garlic bread nila. So, kaya napatigil ako. Tapos, ito, after nito, papasok na kami ng mall. Kasi straight ahead is yung mall na. Ayan, napatigil ulit kasi may isang pigeon na naman na nakita. Sabi ko, uuwi yan sa flock nila. So, kita nyo naman guys, bumalik lang ulit kami dun sa may Christmas tree. No, pine tree. Kung saan kami nag-start maglakad kanina. So, ito, magkocross na kami ng street kasi dun banda sa straight ahead. Mall na yon. So, entrance yun ng mall. So, cross ka ng street pa and then mag-walk ka ng isang block and then ayun na, mall na. So si Kayla gustong-gusto nang pumunta ng mall kasi nga daw malamig na daw talaga yung paa niya. So kaya binilisan na namin yung paglalakad. Tingnan niyo yung side guys. Pub yan, ang ganda. Para kang nasa Europe ang feels kasi yung mga building nila dyan sa side, yung mga restaurant, yung mga ancient na built, parang nasa Europe. So, maganda pa siya lang guys. So, kung summer, grabe, ang daming tao dito. Maraming mga nagsustroll. Kasi, usually, late afternoon na mag-open yung mga pub tsaka restaurant dito. Kasi nga, para sa mga nag-nightlife. So, nakikita nyo naman, ayan na, CF Redo Center. So, yan yung mall na kakainan namin. Diyan kami sa may food court kakain. Kasi yung mga bata, gustong kumain sa labas. Eh, pinagbigyan naman namin kasi nga, Sundays. Nakikita nyo naman, walang tigil pa din ng snow kasi nga forecasted siya na titigil mamayang hapon pa. So, ayan, maraming taong papasok sa mall. Actually guys, nung dumating kami, hindi pa open lahat ng mga stores sa loob ng mall kasi 11 a.m. pala siya mag-open, 10:40 something or 50 something kami napasok. So yun na, dumiretso na kami agad sa food court. Ayan na kinakain ni Kayla KFC kasi pag nalabas kami gustong gusto niya ng french fries tsaka chicken. So yun yung sa kanya, tapos yung sa amin Chinese food. Yan din ang paborito ni Kian, Chinese food. So nag-noodle si Kian. Tapos yung
sweet and sour chicken ata yun, tsaka shrimps. Tapos yung sa amin ay ito, magsishare lang kami ni Fritz kasi nga hindi mauubos ni Kian yung sa kanya. Malaki yun, isang order din. So, pag hindi niya naubos, yun niya yung uubusin namin. So, yan yung sa amin. Fried rice, tsaka beef, and isda yata yung isa, parang fish fillet. So, yun na guys, just sharing. Yun yung nangyari nung Sunday. So, ayun na. Thank you so much for watching. Have a nice day. See you again soon. Bye! Whenever we go up, it's always chicken and fries for Kayla. Sorry, excuse me.